Sa lilikuan natin doon, di ba? San Isidro nga. Bibili na ko lang ano yung buko talaga na ano. Dito na kami sa malapit. Medyo mainit yung lakad namin. Kasi boring daw sa bahay. Mainit. Ito kay Bogart, maginaw. Nakita mong kakinis? Sarado kami, 300. Sabi ko nga, pamili lang siya ng alam. Mura lang naman. Eh, kaya lang, sabi niya, kaysa sa sasakyan, bahay na lang. Ang dami gusto pumili nito kung kaya natin, ano? 5 years na si Bogart pero nakita mo flawless pa din. Okay. Di masyado
masyadong traffic. Kamusta na mga kaneba? Kamusta na mga kaibon? Kayo ba'y nananamlay na? Kayo ba'y tinatabangan na? Ang dugong mag-iibon kahit kailan di maapektuhan. Ang dugong aso kailanman hindi maapektuhan. Gago ka, matyakan na katuloy yan. Uy, lumagpas na yata tayo sa Bukuhan. Hindi pa, dun pa yun oh. Ay, lagpas na. Ang kulit mo doon. Sa kanto? Oo, dyan oh. Oo, oh, di, pumarada ka na. Bibili mo na daw ng buo si Nanang Sula. Okay. Pabalik na lang kami eh. Ayan oh, buo ko. A few moments later. Mag-iibon na maaaring hindi nila talaga linya yung pag-iibon. Baka sila eh naudyokan lang ng kaibigan. Nauso-uso lang. Nakiuso. Kasi iba yung ano eh, may passion eh. Pagka talaga passion mo, kahit anong mangyayari dun sa larangan na yun, yun, nandun ka pa din. Mahal mo pa din. Yun lang, pagka medyo nag-invest ka at ikaw eh, na-audio ka ng mga tropa, nag-invest ka ng malaki, at bumulusok yung investment,
talagang ayaw. Eh, sabi ko nga, before ako pumasok sa pag-iibon, ang sundalo habang nasusugatan, lalong tumatakang. Nandito na kami. Pasok mo. Nakasali ka eh. A few moments later. Presko sila, oh. Nagbe-breed din po yung mga nandyan.